Magandang araw mga ate at mga kuya. Ito po muli si Kuya Nanding at welcome kayo sa akin channel. Akin channel ang sana'y patuloy na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang aking ibabahagi ngayon ay tungkol sa ano ang pastoral na pamumuno. Napakahalaga nito sa mundo ng pagpapasunod sa mga tao at bilang team ay makikita din natin na tayo ay pinapahalagahan ng mga tao bilang pastol at team. Minsan nasasanay tayo na individual. Ang aking ibabahagi ay isang pagninilay ko rin dahil for how many years na rin akong natuon sa gawaing pastoral. Ang aking mundo ay mundo na ng pastoral. Kaya ang sa akin ang napakahalaga ng pakikipag-partner sa misyon kasama ang mga kaparian, mga kamadrihan at sangkatauhan ay it's a relational aspect. Ang gusto nating ibahagi ay isang simbahan na relational. At kung tayo ay isang relational church, para sa akin ang karanasan ko dito, unang-una, mahalaga na meron tayong vision. Ito yung vision, yung guiding star natin upang makita natin ano yung patutunguhan natin, malinaw sa atin kung ano yung konsepto natin ng gusto nating marating ng ating pamayanan. Ang ating nasasakupan at ating ibinigay sa ating responsibilidad ng simbahan. Ang vision ay isang kung pag-aaralan natin napaka masalimot ito, kundi gusto ko lang i-share yung mga particular at practical way ng vision. Ayon sa aking isang sanay na nasa ecclesiology, ang sinasabi niya palagi, gusto kong i-quote yung kanyang pangalan, si Father Oscar Ante, Kaoka ang tawag namin. Ang sabi niya, ang vision kailangan ay maliit lang. Kailangan kabisado ng mga tao at madaling maintindihan. Kapag tiningnan mo ay makabisado mo kaagad. Ang isa ngang nakita ko at sa paglalakbay ko rin sa isang diocese, ang kanila lang vision ay napakasimple. Fullness of life. Yun lang. Pero kung titingnan mo, itong salita na ito ay puno ng buhay. At gusto ni Jesus ng fullness of life. Sa isang paglilingkod ko sa isang komunidad, nakita ko yung dapat merong nagkakaisang komunidad na pangalan ng komunidad patungo sa kaginhawahan. Ito din yung kaginhawahan, ito yung fullness of life. Ito yung gusto ni Jesus. So, isa din yung dapat nating i-consider sa planning na merong touch ng Christology, ecclesiology ang namumuno, hindi yung basta
gagawa na lang ng vision, ito yung gusto kong vision, no? Hindi, it's a community endeavor at sana ay pinag-uusapan ng komunidad. Sa isang karanasan nga namin dito, ang vision ay natapos hindi lamang sa isang upuan, no? Pinagninilayan yung mga termino nito. Ano ang ibig sabihin ng nagkakaisa? Ano ang ibig sabihin ng kaginawahan ng buhay? Itong lahat ng ito ay pinapaliwanag upang ang vision natin ay iisa. Ikalawa, ang kailangan mula dito sa vision, merong mission. At kailangan makita mo mula sa vision, ano yung mga mission na dapat mong tingnan. At isa dito, kung nagkakaisang komunidad, nakaangkla ito sa gusto din ng simbahan na pagtatayo ng mga basic ecclesial communities, pagtatayo ng mga grupo na naka-angkor sa plano ng Diyos. So hindi lamang basta samahan, kundi palaging naka-angkla sa plano ng Diyos. Yung misyon. Ang sa misyon din, dapat bitaw dito yung sinasabing tria monera. Ito yung priestly formation. Paliwanag ko na sa isang episode ko, ang kingly formation at priestly formation. So yung prophetic, kingly at priestly formation. Sa lingwahe natin dito, ito yung worship, ito yung education formation, at ito yung servant leadership, yung mga social service. So kung gagawa ka ng mission, yan lahat ay merong mission. Dapat alam na namumuno dyan na itong mission na ito ay anchored dun sa vision ng parokya o ng komunidad. Kung kayo man ay komunidad ng mga religyoso o komunidad ng mga tatay at nanay, palaging naka-based sa vision ang ating mission. Ikatatlo, at syempre meron ka ng mission, gagawan mo ngayon ng mga goals and objectives per ministry. So may malinaw kayong goals and objectives per ministry. So kasi hindi naman ito magkakapare-parehas. Iba ang goals and objectives ng worship, iba ang goals and objective ng formation, at iba din ang goals and objectives ng social service. So kung magkakaroon ito ng planning, so makikita doon sa pinakang base nito, yung mission, yung goals, at yung mga goals na ito, yun lang ang gagawa ng mga activities. Para kung magkaroon man ng mga evaluation, mga planning, implementation at evaluation, magiging malinaw kung ano yung mga titingnan. Hindi lang yung mga liturgical ang lahat ay titingnan, kundi kailangan itong tria monera na ito, itong mula sa vision, mission and goals ay dapat nagkakaroon ng evaluation. So kung hindi na gagawa ang mga goals and objectives na ito, ito yung dapat nagkakaroon ng sama-samang pag-analyze ulit, no?
magiging critical, mayroong mga pagpuna, na ang pagpuna na ito ay para sa ikagaganda ng komunidad, kung hindi para sa personal na agenda. So, ang pagpuna ay hindi personal, kundi ito ay tungkol sa ministry. So, yan po muna ang aking ibabahagi at mukhang mahaba na ito. At sa susunod, ay pradaliman natin ang mga gawain ito, kasi ito ay pangmatagalang leadership and management ng ating mga pastol. So, magandang araw po and God bless, at sana patuloy tayong gabayan ng Diyos sa ating paglilingkod.